Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang kaming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara na 127 taon. Namatay siya sa Kiriat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis ay kinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pabilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka.
Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili na mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ang mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili na mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Verlai-Roy na magtatakip silim. Siya'y namasyal sa bukirin at nakitang niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapi sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa akin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ang pinakamataas na uri ng panalangin. At sa pagtitipon na ito, tayo din ay nasa unang biyernes para sa buwan ng Hulyo. At ang unang biyernes ay lagi nating itinatalaga bilang araw ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Pero para po sa atin dito sa Quiapo, kapag araw ng biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kapag tayo po ay tumitingin sa imahen ng mahal na poong Jesus Nazareno, marahil ang mga bagay na pumapasok sa ating isipan ay si Jesus nagpapasa ng krus, si Jesus nagsasakripisyo, si Jesus nahihirapan. Bagkos kapag tinitingnan natin ng mas malalim ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, nararamdaman natin na ang lahat ng ito ginawa at tiniis ni Jesus. Bakit? Dahil ang kanyang pagmamahal sa atin ay nag-uumapaw. Kaya nga, kapag tumitingin tayo sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, damang-daba natin lahat ng kanyang ginawa upang tayo ay iligtas. Damang-daba natin ang lahat ng kanyang pinagsakripisyohan at tiniis upang iparamdam sa atin kung gano'n niya tayo kamahal. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, napakinggan ho natin ang kwento ni Mateo. At sino nga ba si Mateo? Si Mateo po ay maniningil ng buwis. At nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, napakababa ng tingin sa iyo ng mamamayan. Bakit? Dahil ang tingin nila sa maniningil ng buwis, makasalanan. Ang tingin nila sa maniningil ng buwis, magnanakaw. Ang tingin nila sa maniningil ng buwis, mapagsamantala. Mababa ang tingin nila. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, simple lamang ang sinabi ni Jesus kay Mateo. Nung nakita ni Jesus si Mateo, ang sinabi niya, "Sumunod ka sa akin."
At paano ho tinugon ni Mateo ang panawagan sa kanila ni sa kanya ni Jesus? Tumindig, iniwanan yung kanyang lugar ng paniningil ng buwis at sumunod kay Jesus. Sabi ho sa komentaryo patungkol sa ebanghelyo na ito, marahil may mga dahilan si Mateo kung bakit tumindig siya kagad at dali-daling sumunod kay Jesus. Una, dahil daw nakita ni Mateo ang mata ni Jesus. At anong klaseng mata ang nakita ni Mateo sa mata ni Jesus? Mata na walang panghuhusga. Di ba ho ang Diyos? Ganyan ho ang pagtingin sa bawat isa sa atin. Hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Hindi tayo basta-bastang hinuhusgahan ng Diyos dahil tayo ay nagkasala, dahil tayo ay nagkamali. Ngunit ang mata ng Diyos ay laging mata na puno ng pag-asa. At yun marahil ang unang bagay na nakita ni Mateo sa mata ni Jesus. Pangalawa, sinasabi nung tiningnan ni Mateo ang mata ni Jesus, yung mata ni Jesus walang pangmaliliit. Hindi siya minamaliit. Bagkos ipinaramdam ni Jesus kung gaano siya kahalaga sa kanya. At anong hamon ito sa atin, mga kapatid? Ang panawagan sa atin na ganyan ang pagtingin sa atin ng Diyos. Walang panghusga, walang pangmaliliit, bagkos laging puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Sabi ho nila, kapag ang isang tao daw po ay in love, lahat daw po ng mga bagay nagiging maganda. Tama ho ba yun? Sino po ba ang mga in love dito? Meron ba? Meron bang mga in love dito? Naalala ko po minsan, nakasakay ho ako sa isang jeep, no? At habang nagbabiyahe ho, ako po ay pikon na pikon, asar na asar, kasi ho, napaka-traffic, napaka-init. Pero yung katapat ko ho sa jeep, hindi ko ho alam kung inaasar ako, nakangiti ho, ngiting-ngiti. Kaya nga, sabi ko, bakit kaya nakangiti ito? Eh, ang init-init na, napaka-traffic pa. Maya-maya, may tumawag sa kanyang telepono, sa kanyang cellphone, sinagot niya, at ako ho, nakimarites. Pero sa bandang dulo ng kanyang kwentuhan, sabi na lang hunong lalaki, "Oh honey, malapit na ako at magkikita na tayo. Tandaan mo, mahal na mahal kita." Nasabi ko na lamang sa aking sarili, ganoon siguro talaga pag in love. Lahat ng pangit nagiging maganda. Lahat ng magulo nagiging maayos. Pakitingnan niya ho ang katabi. Maganda ba? Ala, hindi kayo in love. Ma? Pero mga kapatid, yan ho ang hamon sa atin ng Panginoong Jesus. Ang pagtingin niya sa atin nagmumula sa kanyang pag-ibig. At kung ito ay nagmumula sa kanyang pag-ibig, laging tayong binibigyan ng pag-asa na magbalik loob sa kanya. Binibigyan tayo ng pag-asa na maging kagaya niya, na handang ipagkaloob at ibigay ang lahat. Bakit? Dahil ang mga mata ni Jesus hindi nanghuhusga. Ang mata ni Jesus
hindi nang mamaliit, kundi ang mga mata ni Jesus puno ng pag-ibig. Kaya magkasala man tayo, laging ang tingin sa atin ng Diyos puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Nawa, mga kapatid, yan din ang hamon sa atin. Wala naman tayong karapatang mamaliit ng kapwa. Wala rin tayong karapatang manghusga. Dahil ang bawat isa sa atin, hindi naman perpekto. May kanya-kanyang kakulangan. May kanya-kanyang kahinaan. Ngunit para sa Diyos, anumang kahinaan, anumang kakulangan natin, Siya ang magpupuno. Dahil ang mga mata ng mahal na pong Jesus Nazareno, matang hindi ng huhusga, matang hindi ng mamaliit, kundi mga matang umiibig at pumupuno sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula't sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahang bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan nating na may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadaman ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal, ang lahat ng nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway pagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsiupuan lahat. Jesus Nazareno, ala ka tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kanoon mo ay amin inaalay, amin hinig magpapalat. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Lagi tupay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparin siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad, nagpakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kasama ko ang samot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal. Darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Buong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang sangkot dasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ang mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, bilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalabidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan nang mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanabin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati kanabin.